Have you ever felt stuck somewhere in your life? Yung pakiramdam na hindi ka na nag-move forward? Yung pakiramdam na parang paulit-ulit na lang yung ginagawa mo? If you are, keep watching this. Kamusta mga... So ayun na nga, nahihirapan ako mag-isip ng pwede nating itawag sa isa't isa. Kaya kung may mga suggestion kayo, pwede kayong mag-comment down below. Sa ngayon, abang wala pa, tawag ko na lang muna sa inyo ay mga kautak. Bakit kautak? Kasi kung gusto nyo akong samahan sa journey ko to be a better version of myself, at syempre para maging better version na rin kayo ng sarili nyo, ay dapat may pare-pares tayong aim sa buhay. May pare-pares tayong goal na gustong makamit. At syempre, dapat may pare-pares sa mindset para makamit talaga natin ng sama-sama yung dapat natin makamit. Kaya naman, mga kautak, panibagong araw, kaya panibagong topic na naman ang tatalakay natin ngayong araw. So, ang topic natin ngayon ay pagiging stuck natin sa isang bagay. So, matanong ko nga kayo, naramdaman nyo na ba yung pagiging stuck sa isang parte ng buhay mo? For example, pakiramdam mo paulit-ulit na lang yung nangyayari sa daily life mo, yung pakiramdam mo na walang pagbabago, kaya pakiramdam mo na hindi ka nag-move forward toward dun sa gusto mong maging ikaw. Kasi ako, naramdaman ko yan after high school. Since that day, nakagraduate ako ng high school. Hindi ko pa kasi alam talaga yung gusto kong tahaking landas nung panahon na yun. So, iniisip kong ano bang dapat akong maging para makangat sa buhay. Kasi hindi naman lahat ng kabataan ay alam na nila kagad kung ano yung pangarap nila at gusto nila makamit sa buhay. So, isa ako sa mga kabataan na walang plano, walang gustong maging pagkatapos ng high school. Kaya, ang nangyari sa akin ay katulad din ng mga kabataan, nalulungding ako sa online games, sa paglalaro ng mga bagay na nai-enjoy kong gawin nung mga panahon na yun. At paulit-ulit yung nangyayari sa akin araw-araw na gising na lang ako ng umaga. Actually, hindi na nga umaga kasi mid-morning na yun, mga alas 11 ng umaga. Tapos, kakain lang ako. Tapos, pupunta na ako sa computer shop. Makipag-band na ako sa mga tropa ko doon. Doon lang ako sa computer shop. Uuwi lang ako para kumain. Tapos, babalik na lang ako sa computer shop. Tapos, routine na yun. Paulit-ulit na lang na nangyayari. So, araw-araw, ganun yung ginagawa ko. At may isang beses, may isang araw na nagising ako na parang sawa na ako sa ganung pakiramdam. Parang hanggang dito na lang ba ako? Yun yung natanong sa sarili. Yun yung natanong ko sa sarili na eto na ba yung buhay na gusto kong tahakin? At that point of my life ay nakita ko na napag-iiwanan na ako ng mundo. Napag-iiwanan na ako ng dati kong kaklase. Sila nasa journey na sila ng paghahanap talaga ng sarili nila, habang ako ay wala. Wala pang nangyayari sa buhay ko. At sinisisi ko yung sarili ko na bakit hinayaan ko na manatili ako sa sitwasyon na ganun. Hindi naman nagkukulang yung mga magulang ko sa pagpayo sa akin na ituloy mo yung pag-aaral mo, kunin mo yung kurso na gusto mo. Actually, binigyan pa nga ako ng pagkakataon ng mga magulang ko para mag-aral. Pero eventually, nasira ko yun dahil sa pagkalulong ko nga sa online. At parang hindi ko kasi nakikita yung sarili ko na yun ang tatahakin kong landas. So, yung parte ng buhay ko na yun eh, malaking lesson yun na natutunan ko sa buhay. Dahil, hindi dahil dun, wala ako ngayon dito. At hindi dahil dun, hindi ko naranasan yung pakiramdam na yun. Yung parang wala kang kwenta at wala kang mararating sa buhay. Ay, hindi ako magpupursige. At malamang nandun pa rin ako sa sitwasyon ngayon na lulong na sa mga online games. At yung pakiramdam na pagiging stuck, paulit-ulit yung nangyayari sa akin. Naka-step forward na ako dun sa nakaraan ko na tinrabaho ko ng mabuti para hanapin talaga yung sarili ko sa tulong ng mga taong nagmamahal talaga sa akin. At natulong na rin nung girlfriend ko na naging asawa ko na ngayon. Kaya malaking bagay na yung mga tao sa paligid mo, dapat yun yung taong gusto mo makasama habang buhay. Kasi kung sino-sino yung mga circle of friends mo ngayon, sila yung
uhubog sa'yo sa kalaunan. Kasi kung, imagine, kung yung mga kaibigan mo ay addict sa online games at wala kang ibang kaibigan bukod sa kanila, tingin mo ba ma-addict ka sa paglalaro ng basketball kung yung mga kaibigan mo ay addict sa online games? Hindi, di ba? Siyempre, matututunan mo rin laruin yung games nila. At hindi mo na mamalayan, eventually, kasama ka na nila na naglalaro ng game na kinaka-addict nila. Sabi nga, ikaw yung binubuo ng limang taong kaibigan mo. Sino yung mga kaibigan mo na yun? Ikaw yung resulta nila. At totoo yun, totoo yun. Sa kabutihang palad, nakita ko yung sarili ko na walang pagbabago at gusto kong umangat. Gusto kong nagkaroon ng meaning yung buhay ko dito sa mundo. Yung mga kaibigan ko pala yun na nakasama ko sa paglalaro ng mga online game, ay kaibigan ko pa rin sila ngayon. Hindi na kami masyado nakapag-usap-usap dahil busy na nga sa buhay. At may sarili-sarili nilang landas na tinatahak. At maganda kasi meron na rin silang goal sa buhay na gusto nila makamit. At yun na rin siguro yung napupusha kanila para bumangon sa araw-araw. Kaya naman, magpapasalamat din ako sa mga tao na kasama ko sa buhay. Kung wala sila talaga, ay wala ako dito ngayon sa sitwasyon ko ng buhay ngayon. At hindi ko naman sinasabi din na nakatataas na ako sa karamihan. Nakikita ko na kasi ngayon yung future ko. Nakikita ko na rin kasi ngayon yung gusto kong makamit sa buhay. At pakiramdam na nilalakad mo na yung landas na gusto mong parating. At dun nga, balik tayo sa pagiging stuck mo. So, paulit-ulit yung nangyari sa akin. Dahil nakalagpas na ako sa unang baitang, yung naisip ko na kung ano yung dapat kong makamit sa buhay at sino-sino yung mga dapat kong makasama. Hindi pa rin huminto yun doon. Pero, nagkaroon na ako ng trabaho. At yung trabaho ko na yun ay maayos naman. Tumagal nga ako ng halos 3 kalahating taon doon sa trabaho ko na yun. At masasabi kong maganda yung benepisyo sa akin at sa mga tao na sa paligid. Pero, may isang umaga na naman na nangyari sa akin. Parang, paulit-ulit na naman yung routine na nangyari sa akin. Paulit-ulit na naman yung nangyari sa buhay. Parang wala nang feeling of excitement na gigising ka sa umaga na gusto mong magtrabaho at gigising ka sa umaga na masaya ka dahil papasok ka sa trabaho. Nawala na yung pakiramdam na ganun. So, ang nangyayari ay parang pakiramdam ko stuck na ako na ganito na lang na naman ako sa buhay ko. Ito na lang ba ako? Hanggang dito na lang ba ako? At hindi masarap yung pakiramdam na gano'n. Kaya nag-resign ako sa trabaho na yun. At naganap ako ng mas magandang opportunity na pwedeng maghumubog sa pagkatao. So ang point ko dito, ang utak kasi natin at ang katawan natin ay synchronized yan. At nagsisend sila ng signal sa isa't isa para gumalaw at kumilos. For example, pag naramdaman ng katawan mo na nagugutom ka na, nagsisend siya ng signal sa utak mo na gutom ka na at kailangan mo ng kumain. Kaya naman, makain ka. Diba? Nagsisend yung katawan mo na pagod ka na, kaya kailangan mo na magpahinga. Yan yung mga bagay na nagsasabi na yung utak at katawan mo ay isa. So, sa madaling sabi, kung pakiramdam mo na stuck ka na sa isang sitwasyon o isang parte ng buhay, ibig sabihin nun, kailangan mo na mag-improve. Kailangan mo na humakbang para sa ikabubuti ng sarili. At kung hindi mo gagawin yun, patuloy mo pa rin mararamdaman yung pagiging stuck sa isang bagay. Dahil yan nga yung paraan ng katawan mo at ang utak mo na magsabi sa'yo na kailangan mo na mag-grow. Kaya naman kung pakiramdam mo stuck ka na at nawawalan ka na ng pag-asa, kailangan mo na gumawa ng paraan para mawala ka sa rhythm ng buhay mo na nararamdaman mo na na-i-stuck ka na. So, paano mo gagawin yun? Katulad ng mga sinasabi ko sa mga previous vlogs ko, pwede mong panoorin yun. Nasa Be The Best list ko yan sa album ko. So, para mahanap mo talaga yung sarili mo, kailangan mong tanggapin at lakbangan yung takot mo. Kasi some point of our life, ginagawa nating busy yung sarili natin kasi natatakot tayo na harapin yung mga bagay na hindi tayo komportableng gawin. Which is, yun yung mga bagay na magpapausbong sa yung pagkatao, sa pagiging individual mo, sa pagiging tao. Yun yung magpapagrow sa'yo. Yung mga bagay na kinatatakutan mo, yan yung mag-i-improve sa pagkatao mo talaga. Kung pakiramdam mo stuck ka na at
hindi ka na nag-move forward papunta na sa pangarap mong buhay, kailangan mo nang magkaroon ng bagong routine. Kasi ang para ma-achieve mo yung pangarap, kailangan mong mag-stop ng breaks para maabot mo yung tugatok ng pangarap. Ay kailangan mong magtayo ng wall na akyatan. So paano mo gagawin? Dahan-dahan mong i-stack yung brick para makaakyat ka, makarating ka sa pangarap mong sarili o buhay. Ano ba yung brick na sinasabi ko? Yan yung mga skills mo. Yan yung mga bagay na makakatulong sa'yo para maabot mo yung pangarap mo. Katulad ng pangarap mong magkaroon ng bahay. So, breakdown mo siya into pieces na pwede mong gawin araw-araw. Kahit 15 to 20 minutes lang sa isang araw. Hindi naman siguro mabigat yun dahil maabot nga tayo minsan ng 1 to 2 hours para mag-Facebook, mag-chat. So, yung 15 to 20 minutes lang sa isang araw ay hindi siguro mabigat para i-nourish mo yung skills mo, yung sarili mo na mag-stack ng isang brick para mahakbangan mo patungo sa pangarap. Kung pangarap mo magkaroon ng magandang bahay someday, hindi mabigat yung 15 to 20 minutes para isulat mo kung paano mo siya pa-achieve. Kung sa pag-iipon ba yan o sa pag-business ba yan. Isipin mo yung tamang paraan para ma-achieve mo yung pangarap. Kasi yung bricks na yan, yan yung skills mo na matatapakan para ma-achieve mo yung tugatok ng pangarap. So, hindi naman siguro mabigat yung 15 to 20 minutes para mag-self-reflect at tignan yung mga paraan para makuha mo yung dream life. Kaya naman, pagpakaramdam mong stuck ka na isang parte ng buhay, isipin mo kung paano ka aahon dyan. Isipin mo kung anong mga paraan, anong mga skills bang dapat kong gamitin para humakbang at malagpasan yung mga trials. At huwag kang matakot na harapin yung mga pagsubok na darating sa'yo. Dahil dumarating yung mga pagsubok na yan para subukin ka at gawin kang matatag bilang isang individual. Palagi mo lang iisipin na hindi mo rin yan kaya mag-isa. Kailangan mo rin ng gabay at tulong ng Diyos. May kapal. At ang mga tao sa paligid. Sa paraang yun, someday, pagka nabuo mo na yung wall mo na pamamagitan ng dahan-dahan mong pagtatayo, lalagay ng bricks. Someday, ma-achieve mo rin yung pangarap mo buhay, yung pangarap mo version ng sarili. Diba? So, sana kahit papano ay natulungan ko ngayong araw. At kung natulungan ko man kayo, sana may share mo rin sa mga taong nasa paligid mo para naman makatulong ka rin sa kanila sa mga simpleng bagay, simpleng pamamaraan. At yun na nga, mga kauta, maraming salamat sa panonood nyo ng vlogs ko. See you next time, mga kalasigari o Pim, isang inspiring motivational speaker. Kagaya mo rin, patuloy na umaabang patungo sa pinapangarap kong buhay. Maraming salamat sa panonood. See you on the next video. Peace.